Lahat ng bagay ay merong hangganan, ang ating oras, ang mga sandali, at pati na rin ang ating buhay. Kung sakaling meron ka na lang isang buwan para mabuhay dito sa mundo, meron kayang magbabago sa'yo? Ano kaya ang gagawin mo bukas? Sino kaya ang gusto mong makasama? Ano kaya ang gusto mong sabihin sa kanya? Karamihan sa atin ay naghihintay pa ng emergency bago maging seryoso sa buhay. Nakakalimutan natin kung gaano kalimited ang ating oras, kung gaano ito kahalaga, at kung saan natin ito dapat gamitin. Ginagawa nating komplikado ang buhay, mahilig tayong magpadala sa ating paligid, at kinakalimutan na natin ang ating pangarap. Kaya habang may oras pa, hanggat kaya pa, gumawa ka ng mga mabuting desisyon para mabago mo ang iyong buhay. Kaya naman sa video natin ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 5 bagay na dapat mong matutunan bago pa maging huli ang lahat. Kailangan nating maging handa at gumawa ng mga mabuting desisyon sa ngayon dahil sa huli, tayo lang din ang makikinabang sa magandang benefit. Kung sinisimulan mo ng mag-ipon ngayon at consistent ka dito, malaking halaga ang maiipon mo para sa iyong retirement at malaking halaga ang posible mong ma-invest. Kung palagi mong inaalagaan ang iyong sarili, madalas kang nag-e-exercise at natutulog ka ng 8 oras araw-araw, mai-enjoy mo pa rin ang buhay kahit matanda ka na. Kung palagi kang nag-aaral at tinahayaang bukas ang iyong isipan sa mga bagong ideya at challenges, maraming mga bagay ang posible mong matututunan. Lahat ng goal ay nangangailangan ng pagkilos at kailangan din nating mag-improve para kung sakaling may masamang pangyayari na darating sa ating buhay, handa tayong labanan at harapin ang mga ito. Kaya naman ibabahagi ko na sa iyo ang 5 bagay na dapat mong gawin simula ngayon. Number 1. Mag-invest ka sa iyong sarili. Unang bagay na dapat mong gawin kung nagsisimula ka pa lang ay ang mag-invest sa iyong sarili. Ika nga ng sinabi ni Warren Buffett, "The best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you earn." Kahit ano pa ang goal mo ngayon, kung goal mo na maging malusog, makapag-ipon ng malaking halaga at magbawas ng timbang, kailangan mo munang aralin kung ano ang fundamentals ng iyong goals. Ano ang unang step na magdadala sa'yo sa finish line? Sa halip na mag-focus ka sa result, mag-focus ka sa action at baguhin mo muna ang iyong sarili kung gusto mong may magbago sa iyong buhay. Ang pagbabago ay constant na nangyayari at ang mga kaalaman at skills na meron sa atin ngayon ay posibleng hindi na relevant o useful sa hinaharap. Kaya mahalagang maging consistent tayo na mag-invest sa ating sarili para mag-improve at makasabay sa pagbabago. Ang mga natutunan mo sa eskwelahan ay kulang pa sa tunay na buhay. Kahit nakagraduate ka na, kailangan mo pa rin maging gutom sa panibagong kaalaman at willing na tumanggap ng pagbabago. Huwag mong hayaan na kung ano ang sitwasyon mo ngayon ay pareho pa rin paglipas ng 10 taon. Dapat ay gumawa ka ng plano at patuloy na mag-invest sa iyong sarili. Huwag kang magsawa sa pagbabasa ng libro. Puntahan mo palagi yung seminars na nagtuturo ng mga bagay na gusto mong matutunan. Samahan mo palagi ang mga taong sumusuporta sa iyo sa pagtupad ng iyong goal. Hanggat may oras pa, gawin mo ang mga bagay na meaningful sa iyo. Iwasan mo ang mga distractions na sumisira ng iyong focus at maging consistent sa pag-i-improve. Number 2. Huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Pagdating sa kalusugan, marami sa atin ay guilty dahil alam natin kung ano ang dapat na gawin para maging malusog pero madalas tayong nadadala ng ating emosyon. Sa halip na mag-exercise, gumagawa tayo ng dahilan kung bakit ayaw natin itong gawin. Hindi tayo conscious sa ating mga kinakain at ina-underestimate din natin ang kahalagahan ng tulog o pahinga. Iba't ibang advice at recommendation ang binibigay ng mga eksperto pagdating sa ating kalusugan. Pero ang main idea kung paano manatiling malusog ay kumain ka ng mga masustansyang pagkain, mag-exercise, matulog ng 8 oras araw-araw at mag-isip ng mga positibong bagay. Kapag malusog ka, ibang energy ang meron sa iyong katawan at nakaka-apekto yan sa iyong mga decision making, which is kailangan mo sa pag-unlad. Mabuting gawin mo na ngayon kung ano ang tama para sa iyong kalusugan. Alagaan mo ng mabuti ang iyong katawan at huwag magpabaya. Simulan mo nang mag-exercise ngayon sa loob ng 5 minutes, tapos bukas ay 10 minutes, tapos 15 minutes. Masanay ka na rin kumain ng prutas at gulay. Tigilan mo na rin ang madalas na pag-inom ng kape at iba pang caffeinated drinks after 12 p.m.
Matulog ka at gumising ng parehong oras araw-araw. At higit sa lahat, iwasan mo ring manood at makinig ng bad news. Toxic yan sa iyong isipan. Alam ko na ang mga bagay na ito ay hindi madali, pero kailangan mo talagang isakripisyo ang mga bagay na nakasanayan para mag-improve at para iwas pagsisisi rin sa huli. Ika nga ng sinabi ni Jim Rohn, "We must all suffer of two things, the pain of discipline or the pain of regret." Number 3, huwag kang magpadala sa opinyon ng ibang tao. Limited lang ang oras na meron sa atin, kaya mahalagang gamitin natin ito ng maayos at hindi sasayangin sa mga walang kwentang bagay, lalong-lalo na sa pakikinig sa opinyon ng ibang tao. Dahil sa gusto nating makibagay, normal na sa atin ang makinig at humingi ng advice sa ibang tao. Ino-overestimate natin ang opinyon nila at ina-underestimate ang opinyon natin sa ating sarili. Pero in the long run, ang ganitong pag-uugali ay hindi makakatulong sa iyo. Dahil sa halip na ginagawa mo ang mga bagay na dapat mong gawin, ginagawa mo lang ang mga bagay na gusto nilang makita. Ika nga ng sinabi ng philosopher na si Lao Tzu, "Care about what people think and you will always be their prisoner." Sa halip na ikaw ang gagawa ng desisyon at bubuo ng iyong kinabukasan, kontrolado ka na ng ibang tao. Ayon naman sa nagawang survey ng Australian nurse na si Bronnie Ware, ang unang pagsisisi na meron sa mga taong malapit ng mamayapa ay sana meron silang lakas ng loob na gawin ang mga bagay na gusto nilang gawin, mamuhay sa uri ng buhay na gusto nila at hindi sa uri ng buhay na gusto ng ibang tao para sa kanila. Marami sa atin ay nag-aaral sa kursong gusto ng ating mga magulang at nagtatrabaho dahil ito ang common na ginagawa ng karamihan. Wala namang masama kung nag-aaral at nagtatrabaho ka ngayon, as long as yan ang gusto mong gawin at meron niyang koneksyon sa iyong goal. Kaya sa halip na makinig ka sa opinyon ng ibang tao sa iyo, tanungin mo ang iyong sarili kung ano ang gusto mo, anong meaningful na bagay ang gusto mong gawin, anong skills ang gusto mong ma-develop, anong experience ang gusto mong buuin sa iyong sarili. Dahil sa huli, buhay mo yan. Ikaw dapat ang magdidesisyon at hindi ang ibang tao. Number 4, huwag mong hayaan na kontrolin ka ng pera. Alam nating lahat kung gaano kahalaga ang pera. Nabibili nito ang ating pagkain, tirahan at iba pang basic na pangangailangan. Nabibili rin nito ang ating lifestyle, ang ating mga luho at higit sa lahat ang ating financial freedom. Habang maaga pa, mahalaga na meron tayong alam kung paano gumagana ang pera, kung paano ito kikitain, iipunin at padamihin. Mabuting tayo ang nagkukontrol sa halip na tayo ang kinokontrol ng pera. Malaking epekto ang naibibigay ng pera sa ating buhay, kung gaano kagaan sa pakiramdam kapag meron ka nito, dahil marami kang options at sense of control sa iyong mga ginagawa. Pero kapag kulang ka naman nito, wala kang option kundi gawin ang common na ginagawa ng karamihan. Majority sa atin ay hindi maagang na-educate sa pera at pinili na lang na magsettle sa trabaho na hindi nila gusto, kumita ng maliit na halaga at hinahayaan na lang na kontrolin sila ng pera habang buhay. Kaya habang may panahon pa, huwag mong hayaan na pera ang magkukontrol sa iyo. Alamin mo kung ano ang iyong goal, mag-develop ka ng skills na merong magandang contribution sa mga tao at aralin mo rin kung paano mag-invest. Dahil ang tunay na financial freedom ay nagmumula sa kakayahan na kikita ka ng pera kahit hindi ka involved sa pagtatrabaho. Number 5, maging action taker ka. Ika nga ng sikat na kasabihan, lahat ng pagsisisi ay nasa huli at isa na sa common regrets na meron tayo ay ang hindi paggawa ng aksyon. Mas pinili nating gawin ito sa loob ng ating isipan sa halip na gawin natin ito sa aktwal na bagay. Maraming goals ang hindi nakamit dahil mas pinili lang nating maupo at mag-browse sa social media. Maraming exercise ang hindi nasimulan dahil mas pinili nating magpahinga at mag-relax. Maraming ipon goals ang hindi natupad dahil sa tingin natin ay hindi pa sapat ang ating income. Pero lahat ng ito ay mga dahilan lamang na magbibigay ng comfort sa atin ngayon. Pero hindi natin kinoconsider kung anong masamang epekto ang kayang idulot ng hindi paggawa ng aksyon na nakaayon sa ating goal. Kaya kung may goal ka, simulan mo na kaagad at huwag mag-isip ng maraming bagay. Kung goal mo na makapag-ipon ngayong taon, simulan mo nang itabi ang 10% ng iyong income ngayong buwan. Kung goal mo na magbawas ng timbang at maging malusog,
Simulan mo nang mag-exercise, kumain ng mga masustansyang pagkain at matulog ng 8 oras araw-araw. Ang goal natin ngayon ay mananatiling goal sa susunod na 5 taon kung wala tayong gagawin. Palagi mong tandaan na kahit maliit na aksyon ay kayang magbigay ng malaking resulta as long as consistent ka lang at focus sa iyong mga ginagawa. So in summary, ang 5 bagay na dapat mong matutunan at gawin simula ngayon habang may panahon pa ay number 1, mag-invest ka sa iyong sarili. Number 2, huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Number 3, huwag kang magpadala sa opinyon ng ibang tao. Number 4, huwag mong hayaan na kontrolin ka ng pera. At number 5, maging action taker ka. Sa 5 bagay na tinalakay natin ngayon, alin sa mga ito ang nagbigay sa iyo ng maraming aral at gusto mo na rin simulan na gawin ngayon? Ibahagi mo ang iyong sagot sa comment section ng ating video. Salamat! Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos namin. I-like, mag-comment at i-share mo na rin ang video ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka!